Hello, what's up mga birds? Again, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon, dito naman tayo sa mga panibago kong video. Sa ngayon, wala akong pang naisipan na content kundi may interviewin ako na tao na magaling mag-Arabic. So, magpaturo tayo sa kanya mag-Arabic. Marami siyang alam na Arabic kasi matagal na siya dito sa Middle East, tapos yung mga nakakasama niya dati, mga local na Saudi. So, alam niya kung paano ang pronunciation ng pagsalita ng Arabic. Alam niya ang paggawa ng sentence, tamang sentence sa pagsalita ng Arabic. So, samahan niyo ako. Given that's how we live it, don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians. The truth to be an accountant because it's safe in a business, not because they... Well, nga lang. Oh, bye. Oh, bye. Magandang araw sa'yo. Sa banker. Si Anitical Alfie, have a nice day. Yan ba ang Arabic sa good morning, magandang araw, sa banker? Yan sa banker. Yun yung good morning. Yung tikal afi, yun yung have a nice day. Ano nga ang pangalan mo? Pakilala ka muna sa kanila yung pangalan mo. Tapos, ako nga pala taga si Francis na Pilipino na taga Caloocan. Caloocan City. So, ayun. Ang ano? Yung Arabic sa magandang tanghali. Masalker. Halimbawa, magandang tanghali po sa inyong lahat. Halimbawa, ganyan. Masalker. Yun lang. Kung ano lang yung eksakto. Sino kasi yung kadalasan kasi. Pagka, hindi naman kasi kailangan distinction. Kadalasan talaga doon. Pang individual. Kaya ang ano lang doon. Masalker, pagbabati ka, tapos ang sagot naman kasi doon, ang reply nila doon sa bagay na yun is Masanur. So, halimbawa, ano? Sabihin ko na ano? Pupunta kami doon. Pupunta kami doon. Or pupunta ako doon. Yani, ano yung ibig? Romanak. Romanak. Ano yung ibig? I need, gusto kong pumunta roon. Kaya, ano yung ropil suk sa market. Arabic tutorial? Parang ganun. Kasi meron siyang question and answer eh. Mag-Arabic sharing, kumbaga. Ano? Romin hinak. Aromin hinak. Aromin hinak. Ena, kami. Kami, ena. Romin nak. Ola, ana MC. Ana MC mininak. Hinak kapil la suk. Kapil bata. Sa Tagalog is kami ay pupunta sa market o sa palengke. Ibig sabihin, kung alin mo, ako, pupunta ako. Situationally kasi yun. Bawa, sakay ka ng taxi. Siyempre, magtatanong nga yun. Wendro. Ana roaming na pilbata o pilmarket. Yun yung exact conversation dun. Kung alibawa may magtatanong, oya, sa mga kaibigan mo, kung baba, lalabas ka, o saan punta? Ay, sa panahon na ano, dahil kailangan ng saktong informasyon eh. Dahil may mga expat din na, syempre, hindi naman pare-pares ng lingwa eh. Syempre, pagka ano ka, syempre, ang ano rito is first communication dito is Arabic, syempre. Dahil Arabic country nga ito. So ngayon, yun ang reply mo. Yun ang reply mo. Kapag ako, men hinap. Ano? Ana, men hinap. Kapag alin mo, sasabihin ko, pupunta kami. Pero magkaiba kasi yun yung, magkaiba kasi yung term na ako o sa akin. Magkaiba kasi yun eh. Pag sa bagay naman, pag sa bagay, yan ay bumabagsak yan sa i. Hagi. Para sa akin, hagi. Pagka naka-address naman sa kanya, hagi para sa'yo. Yun.
paras yun. Hagik paras sa'yo. Hagik. Hada sa man, wala hada bataa, hagik. Itong bagay na to ay para sa'yo. O kaya, itong bagay nito ay para sa akin. O sa akin to. Hagi. Kasi situationally pa rin, pag may nagtanong, kanina itong bagay ito, hagmin hada. Hagmin. Hagmin hada, kanina itong bagay ito. Kanina to. Ang ganun. Ngayon, dun naka-address yung pag sa mga bagay. Ngayon, pagkalimbawang punta ka na sa isang lugar, nandun ka na, syempre may mga sitwasyon na syempre may mga tanong. Karamihan kasi nga rito, Arabi, locally, iba-iba, may Masri, may Egyptian, Yemeni, Sudani, syempre mostly gamit naman nila Arabic, di ba? Eh tayo yung mga expat lang. So ngayon, anap ka ng way na para matutunan mo. Baga, kailangan kasi, ano lang yun, motivation, yung baga, kung paano nila binibigkas yun, ano yun, yung para tinatawag na komportable ka rin. Komportable ka sa ano nila. Siyempre, kahit saan naman siguro magpunta ka eh. Kailangan komportable ka eh. Diba? Okay. So, wala may salamat po. Halimbawa, ayun, yun na po yung pagsabi ng ano, halimbawa pupunta ko doon. Okay, so ganito, sa trabaho naman. Sa trabaho naman, ang correct kasing lingwahe doon is syukol kasi pangkaraniwan sa Arabic na parang salitang kanto sa atin, syukol. Pero sa trabaho, originally sa Arabic talaga, matay sa alamang ko, dahil ang kadalasan na nakakusap is locally, ang correct talagang lingwahe doon is syukol. Ah, istokol. Istokol. Hindi syukol. Kasi pag halimbawa, Saudi na mismo ang nagtanong, minstokolad. Minstokolada. Kumbaga, minstokolada. Siyempre, ang reply mo doon, anestolad. Yun yung talagang eksaktong reply doon. Kasi dito kasi, kailangan ang mapag-aralan mo is sentences, not word by word. Kasi minsan, word by word, may mga ano kasi yan eh. May mga, pag word by word, mas lalo kang, hindi naman sa sinasabing ano, pero parang mas mahirap, mas maganda kasi yung sentences. Para mas madali mong ano. At tulad nung sa inyo, di ba, trabaho natin is sa marketing. Bawa sa furniture tayo. So ngayon, paano mo yung market? Isang bagay na yan. Kung kailangan mo kasing makipag-transact o makipag-conversate sa kanila. Kapag ano, pag-usap. Lalo na yung mga sa delivery. Halimbawa, oh, magtatanong ako. Magtatanong kami. Saan po ito namin ilagay? Saan po namin ito ilagay? Sa Arabic, ano po yan? Sa Arabic? When ang pangkaraniwan kasing maririnig mo, when ana rakip, yun yung sa basic. Yung mga kadalasan basic maririnig. Pa rin naman yung sinasabi ko, pero mas ano siya, mas closer siya doon saan. When ahud to hada. When ahud. Hud kasi yung ilagay. When ahud hada. Yun. When ahud. Hod to, ilagay kasi yun. Kasi madalas magtatanong yan yung ano eh. Siyempre, bagay ang mga ano naman dito is naintindihan na rin naman nila. Pero siyempre, mas natutuwa sila, mga locally, na marinig nila yung lengguahe nila na natututunan. Parang tayo, di ba pagkalimbawang natututo ibang lahi, natutuwa pa nga tayo. Ano yan? Min hot hada. Well. When hot hada. When hot hada. Hot hada. Kasi minsan pati ngayon sa ano yung sa dila. Kasi di ba, katulad nung minsan nung nakausap ko ng local dito, sa unang biyahe pa lang ako. Sabi niya, kailangan kasi yung ano ng dila mo. Kailangan eksakto katulad ng tawag doon sa itlog. Di ba? Siyempre yung bagay may ano bang ano Arabic ng itlog? Bed.
Itlog ng manok ha, hindi itlog ng tao. Bed. Tamo, ikaw nag-ano ang bed. 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 Ha? Bed. Bed. Meron dalawa siyang termino doon sa sinasabi na bed. Ano, na maslok o magli. Pag maslok, yun ang alam ko kasi, bed maslok is nilaga. Bed magli, magli is ano yun, yung pinirito. Magli. 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 Ngayon ko lang yun. Oo, ngayon mo lang nalaman yun. Big, bed magli. Bed, bed. 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 Hirap ah. Bed magli. Kasi ano lang yan eh, yung sinasabing may noble matter eh. Kasi mayroon talaga sila mga, kasi kung pag-aaralan mo talaga yung pure Arabic, is mahirap. Pero, syempre, mga pangkaraniwan yung situation na rin. Mga... Eh, ang ano, ang isda. Samak. Samak. Ayaw, samak. Limbawa, bibili, pupunta ko ng market. Bibili ako, pabili ng isang kilong isda. Yani, istiri, ano istiri, wild, el kilo, sabak. Yani, at na wild kilo, at na. Ati, at na. Yun kasi yung ati na, sa babae kasi yun, ginagamit yung termino yun, at na, pag sa lalaki. Pagkay pa kasi yung pag may ay kasi pangaraniwan na sa naririnig ko ang may ay kasi is 10 ng mga babae pagka yung sa mga A sa lalaki kasi yun. At na 1 kilo kasi hindi kasi ano yun, hindi jeep. Pag jeep kadalasan kasi jeep. Jeep. Oh, kadalasan. Kadalas mo marinig at na 1 kilo. Marinig mo rin yan sa locally. Sa pure na, pure na Saudi talaga. At na 1 kilo. At na 1 kilo hada sa mak. Ano ay bihada? At na 1 kilo. Hat na 1 kilo sa mak. Hat na 1 kilo sa mak. Ah, bilhada. Okay. So, ang ano naman, yung karne. Karne, lahat. Lahang. Lahang kasi, mayroon namang termino na ang lahang is batay sa mga ano nakita ko. Ang laham kasi, merong laham na yung karne, merong laham na welding. Shokol laham. Shokol laham. Welder, shokol laham. Kasi ang laham, may welding din. Yung laham, welding. Shokol laham. Pero, ano yun, yung sa laham, pagka sa, syempre, pag sa market ka, jib wahid laham. Ano mo sabihin ko pag bibili ako? Bibili ako ng 1 kilong karne. Pahiwa po para sa beef steak. Yani ibig sabihin at 1 kilo lahang abadin gaspilla. Yani kafib, isyan na na ana tabakhada agella napsala. Isis mo ada agella Philippine akel. Bistik. Yung paghiwa, ano nga Arabic? Paghiwa? Gas. White kilo, Annabelle. Bibili ako, Annabelle, white kilo. Okay. Gas. Paghiwa. Gas. Gas ada kafib. Kafib. Yan gas. Kafib, yung manipis, kafib. Kafib, manipis. Is kafib. Okay. So, yung ano naman? Tapos tayo sa karne, dito na tayo sa mga gulay. Gulay. Yan yung sabji, hindi sabji, kudra. 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 Ang gulay. Gulay kudra. Eh ang ano, anong yung talong? Yan ang hindi ko alam. Kaya sabi ko sa iyo, merong mga bagay talagang basta yung gulay. Gulay kasi kudra yan. Naka-address na yan sa buong ano. Kudra. Ang mga alam ko lang na pangkaraniwan na panggisal is ano, yung luya, gingibil, sile, pilipil. Diba? May mga ganung bagay. Tapos yung sibuyas, basag. Okay. Kasi siyempre nagmi-mix eh dahil siyempre hindi naman po pure Arabic lalo ngayon sa dito sa area. Sabihin sa posisyon mo ngayon ginagalawan is
hindi na locally Arabic yung ano, kasama ko. Karaniwang kasama ko is Indiano na. Sige. Dito naman tayo sa buy situation. Okay. Halimbawa, nasa daan ka, nasa ano ka. So, halimbawa, dadaan ka. So, halimbawa, mag-excuse me ka. Excuse me, padaan po. Ismahali, ano siya ay... Ano? Ismahali. Kasi being polite, siyempre kailangan, siyempre, hindi mo na, siyempre, ang Pilipino, mag-aalam din naman. Siyempre, mga bagay na yun, situation na yun, aral, ismahali. Pero karamihan kasing ginagamit lang naman, ano, siyempre, ang gano'n, siyempre. Pero ismahali, yun ang exact na ano doon, ismahali. Okay. Eh, ang ano, halimbawa, pasensya na po. Sorry po ha sa disturbo. Ang madalas na ginagamit nila dito is malish. Pero ang originally talaga nila sa narinig ko is asif. 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 Ayun, asif. O kaya I'm very sorry, asif jidan. Asif jidan Saidi. Saidi kasi is addresses to ano yan eh. Said, Said o Saidi. Saidi kasi is miss. Miss kasi yan eh. O madam. Said is takabi sa mister. Said. Halimbawa, dito naman tayo sa ano, situation sa trabaho. Halimbawa, hindi ka makapasok. So, kailangan mo magpaalam sa manager mo. Sasabihin mo, boss, may sakit. Hindi ako makapasok ngayon kasi may sakit po ako. Yan eh. Tatawag sa'yo. So, ngayon, ang reply mo roon, Anamajil, Shanesh, ana Marie, mungkin, yani, albatin Shuey Alam, batin ng Ras Alam, Alam is addresses doon sa masakit pain, Alam. Anong sakit? Alam. Alam? Alam. Ah, hindi pala yung taban. Taban is weak kasi yun, weak. Marie, yun yung sick. Sick. Ang sick? Marie. 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 Alam, Marie. Ah, ano, Mered. Okay. So, halimbawa, sabihin mo sa boss mo, magpapasalamat ka sa boss mo, maraming salamat. Grabe ang pag-respeto ko sa'yo. Yani, syukran jasilan, yani, ana ikteran. Ikteram is stands for respect. Ana ikteram. 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 Ikteram is stands for respect. Ikteram. Okay. So halimbawa, papasok ka sa bahay, ng customer. Halimbawa, pupunta ka, pasok ka sa bahay ng local ha, Saudi. Tapos sabihin mo, kakatok ka, magandang halimbawa, sabi ka, magandang araw. Magandang mission. Diba, magandang araw, ano pang ano, magandang araw? Yun nga, yung sinasabi ko, depende kung sa umaga o sa ano. Umaga, magandang umaga. Siyempre, kadalasan naman ang greetings talaga nila dyan eh, pangaraniwan, sa Valker, o kaya mas Alker. Pero kadalasan, ang madalas na ginagamit niya, kaya yung tawag kasi, di ba pag halimbawa sa telepono ka palang, sabihin eh, yung tawag doon sa pagkatumawag na sa telepono, marhaba. Marhaba, hello. Hello. Marhaba. Ayun, marhaba. So ngayon, pagka ano, pagka sa welcoming nila, pagka sa welcoming kasi nila, madalas dyan is, sinasabi nilang, ahalan wa sahalan. Ahalan wa sahalan. Ahalan wa sahalan. Ahalan wa sahalan. Welcome. Ahalan wa sahalan, baden. Sabihin niya, siyempre, papasokan na ng pido. Padel. Padel, ya. Ako'y. Ako'y ula sadik. Ako, siyempre, alam niyo yung sadik, yung kaibigan. Yung ako'y kasi, stands for brother. Yun. Ako. Ako'y. Uy, yung direkta mo sinasabi. Ako'y.
Akoy, brother. Akoy. Siyempre, abo kasi isama eh. Mm. Siyempre, aboy. Kanya, kumbaga nakalas isama, aboy. When I aboy, siyempre, pag ano naman, when akoy, akoy, kasi yun yung pag, ano nila, yung baga, being respect din sa kanila. Ganun, doon naka-address yun. Okay? Kala nyo naman, kumbaga, may mga bagay din silang ina binibigay na ano yung sa reply back, kumbaga being as a religious country, may mga ano sila sa pag-greetings, mahalaga rin sa kanila yun, yun ang kultura nila. Kaya pagka nagbatihan sila matagal eh, kabalhal, shukbarak, diba? Yung shukbarak kasi yun yung naka-address. Shukbarak, ano ba? Akbar yun, akbar kasi is naka-address sa anong balita, shukbar, yung parang anong balita, basta ka na, shlon ko, mga, kamusta na kayo, diba? Bukod dun sa kepalhal, diba? Kaya kita mo yung greeting sila, matagal, matagal sila. Pag gano'n may mga peso-peso sila, diba, chik-chik-chik, matagal. Kaya yun yung kinakitaan ko ng yung respeto nila, hindi gano'n ka. Malalim din. Eh, alam mo, magsasabi, diba, welcome ka. Sabihin ko, pwede na ba akong tumuloy? Sasabihin naman nila, kid. Sure, okay. Father, sinabi naman nila, pag sinabi nila, Eh, paano pag kush, sa Arabic yan, pwede akong tumuloy? Oo, kasi syempre, pag kalimbawang, with permission na yun eh, halimbawa, kinamusta ka na nila. Paano pagsalita sa Arabic ba? Paano pagsalita? Pag sinabi nilang, di ba, manggagawa ka. Pag sinabi Said, ano mo yung pilpet, arang. O pa din, ano mo yung baka, agek. Agek. Tapos, intadar siya eh. Sabihin niya, super siya eh. Super. Pag sinabi niya, magkatay ka sandali, syempre naayos na nila yung mga kababayan nila kasi bawal talagang makita, ma-expose sa iba. Bawal talaga yun. So ngayon, pag naayos na nila, binaglok sa kanan nila ng pito, it means with permission eh. Kaya taal, minsan pag kalibawang by the mood kasi, pag sina, madalas kasi, ano yung taal, kush, kush, di ba? Merong mga, maano naman na customer na sasabihin, paddle, paddle. Pero madalas na ginagamit kasi yung paddle, pag kumakain sila. Di ba? Kumakain, inabutan, pagbukas mo na ito, kumakain sila, kush, kush, paddle. Yun ang kadalasan. Paddle. Pero pag sinabi nila, stray, stray, puha po. Pag umupo, stray. 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 Iba kasi yung termino ng anal history. History kasi pagbili. Stray, yun naman yung upo ka. Pinapaupo ka niyan. Stray. Stand na siya eh. Stand na. Ibig sabihin, stand by ka. Stand na siya eh. Eh tapos yung ano? Yung tubig. Moya. Ano? Moya. Yung ibig sabihin, halimbawa, hihingi ko ng tubig. Mayroon po kayong tubig. Ya sadik, ya apoy, anay bi moy, anay sherban, sherban yani, nakuha na ako. Anay sherban, anay bi moy, shway. Reply naman nila madalas, mami miskin. Mami miskin. Kadalasan naman ganun. Yun yung reply nila, kasi alam naman nila, ang mga local naman kasi, naabot naman nila yung kaalaman din ng kausap. Pag mga expat. Eh, yung ano? Yung CR? Ma'am. Limbawa, nasa lalakaran ka, ma'am, magtanong ka, saan po ang CR? Kadalasan yun, situationally, nung nasa second pang-nabiyay ko naman, eh, siyempre, nasa interior kami. Decorative ba ako? Siyempre, yung mga hanapin doon, pag maiihi ka. Pag naiihi ka. When na, ma'am. Eh, hindi mo talaga maiwasan yan. When na, ma'am. Sabi niya. Lalo sa mga bagong ano natin dito, mga bagong kababayan. When na, ma'am. When na, ma'am. Kahit hindi mo na sabihin na ibibol, kung naiihi ka, naibibol. Bol kasi is pag-ihi, naibibol. Hindi na. Ibibol? Naiihi pala yan? Ibga kasi yan, anaibgabol. Anaibgabol? Anaibi. Ibi kasi is address pa rin yun sa ibga. Kaya hindi ba kadalasan ang tingnan mo? Kailangan tanongin mo lang diretso na ano, well, hamam mo ganyan. Siyempre, ano, ibigabol. Sa
correct pronunciation mo pa rin na mababanto niya. Sadiq, wala. Apoy. Said, Wenham ma'am. Siyempre, ang tatanungin naman nila niya is sa Wenham. Ibig bullshit. Wala, ana Edgabadal. Ibig sabihin, magpapalit ka ng damit mo. Na Edgabadal malabis na siyon. Al-Anharek. Al-Anharek Ziyada. Yan nga ni, pawisan na ako. Anong powers? Harek. Harek? Ay, parang noob din yun eh. Parang pagka narinig mo sa mga polis, di ba? Nagwangon sila. Harek. Harek, it stands for ano rin. Kaya may mga words sila na parehas din kasi. Parehas din kasi ng... Ano? Parehas ng word pero magkakaiba ng meaning. Magkakaiba sila ng kahulugan. Ano eh, harek powers? Eh yung ano, yung damit? Ano nga ang damit? Ito, pag t-shirt, panila. Pero, panila. Ano, pero pag sa uniform kasi, badla. Ah, uniform, badla. Badla. Ah, badla. Badla. Baddel, panil. Ano yung baddel, el badla? Ano yung baddel, badla? El badla. El badla. Kaya magkakaroon ng confusement eh. Magkakakonfuse kasi may mga word na halos magkakaano kasi ng... Kakaroon parang tag twister. Kailangan marunong ang dila mo ano rin, no? Oo, kaya ngayon din sinabi ko sa'yo, since na nung umpisa tayo, sabi ko kasi sa'yo, yung tinuro sa akin ng local dito, yung dila mo, palambutin mo. Palambutin mo kasi may hirap dito na yung magsasalita ka na yung ano kasi minsan dumating sa point na may insulto ka, lalo na pagkakaharap mo, ano? Paharap mo yung slow. Kasi malalambot sila magsalita eh. Oo, syempre, ano nila eh, sila mismo yung silang salita. Pinanganak dito eh, born sila rito. Eh, kung born ba tayo rito eh, bakit hindi naman. Pero yun yung naging malaking challenge eh. Kumbaga, gagawin mo yung motivation para at least, lalo pagka nagtatrabaho ka by marketing, mas kailangan mo bakit. Parang akin kasi, hindi rin basta na pag-iiwanan. Conversation lang naman yun o language, hindi dahil sa batayan, dahil para sa pagkatingan, hindi. Eh, halimbawa, ano, nagugutom ka na, maghanap ka ngayon ng restaurant. Ano ba ang restaurant? Restaurant, matang. Alam mo, nasa lakad ka. Kaya kasama yung Saudi. Saudi, di ba yung mga kayo i-repair? Yes, baba. May pinagawa sa yung Saudi. Ikaw lang. So, ready. Gusto mo kumain? Okay, oh. Sadiq. Lesh. Okay, ang sasagot niyo sa'yo. Sabi mo, anadyuan. Ana ibga roma kamshay shan akin. Yes, yes, mami mish. Ah, yung shibi. Yung restaurant, matam. Matam. Tapos, pagsalitan nun, ana ibga matam, shan akil. Shan na joan. 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 Joan kasi gutom. Gutom. And joan, gutom. Ana ibga matam, shan akil. Ano Joan? Ano ba? Parang lumalabas ka. Gusto mo ng restaurant para kainin. Hindi. Ano ba? Ana Ebiro, El Matam, Isyan Ana. Ana Joan. Isyan, para kumain. Para kumain. Kasi nagugutom na ako. Ana Ro. Ana Ro, Matam. Ola, Ro, Pil Matam, Shuri. Ropel Matam Sueng. Shan Ana Joan. Ana Joan. Ana Joan. Shan Ana Stepatu. Para kumain. Shan Aki. Shan. Kailangan may mga meron din siya mga ginagamit na tawag doon. Kadalasan kasi natin yung baliktad yung words. Yung mga bago pa lang. Doon pagka nagkakamang kasi ng rumble, minsan nagra-rumble yung words. Tingin sila parang pero baliktad. Pero ano naman kasi sila eh. Kumbaga, dahil nga handa naman sila sa ganung bagay. Pero nung una rito kasi talaga nire-require nilang matuto. Eh yung iba naman dahil nga marami namang magkakasama. Eh dahil lang naka ano lang kasi yung supervisor, naman talaga madalas na. Eh hindi mo tapos na ako kumain. Magbabayad na ako, magtatanong ako magkano lahat bayaran ko. Ito kasi yung original ng ano, pagka magkano kasi is bicam. Magkano bicam?
Yung ilan kasi yung kan, yung bikan kasi magkano. Pero ah, madalas na kasi yung ano, madalas na yung mo. Kam. Ibig sabihin, yung kam, ilan. O, oh, ilan ito, kam hada. Pero yung bikam, magkano. Mm-hmm. Yan pala ang tama. Mm-hmm. Kasi kadalasan na ginagamit, kam lang. Mm-hmm. Pero maririnig mo sa locally, okay, mm-hmm. basta yung mga Arabic country, mm-hmm. success sa Sudani, Egyptian, Syrian, mm-hmm. Turkish, mm-hmm. madalas mo maririnig yan. Bikam. Bikam. Mm-hmm. Bikam. Mm-hmm. Magkano. Bikam. So, yan pala. Okay ba pala yan? Yung kam, ilan? Yung bikam, magkano? So, tapos na tayo dyan sa pag, about sa ano, pagkain. Sa situation ng pagkain. Halimbawa, doon naman tayo sa trabaho. Ayun, so, sana may natutunan kayo kahit kunti. Maraming salamat sa panonood. Kung gusto niyo pang matuto ng iba, mag-comment lang kayo sa baba.